age of 23, almost 24, parang naiinggit na ako sa mga bata. Parang naiiyak ako kasi parang nagtataka ako bakit hindi ako nabubuntis. Tapos, may lahi pa kaming walang anak. Iniisip ko na na hindi ako magkakaanak. Meron na akong ganun. Kinakausap ko na si Ryan na parang hindi kita mabigyan na. Gumaganon-ganon ako minsan sa kanya. Hello everyone! Today, ang topic natin ay super duper serious kasi I'm happy to announce that I am 7 weeks pregnant! Actually, dito yung first na nalaman namin na buntis ako. Nalaman ko siya April 26. Sila yun po ang unang nagpilit sa akin na mag-PT. Tumatanggi ako kasi nga lagi na kasi akong na-hurt every time na nag-PT kami. Lagi siyang negative. So, na-hurt ako. So, parang sabi ko, later na kasi 2 months pa naman ako delayed. Eh, lagi naman ako 2 months delayed. So, parang what's new? Basta na-hurt ako. May feeling na na-hurt ako kasi matagal ko na siyang hinintay. Matagal na ako nag-wonder bakit hindi ako nabubuntis. So, yung time na pinilit ako ni Ryan. So, para na lang sa kanya, ginawa ko. Sabi ko, sige na nga, try ko isa mag-PT. So, pag-ihi ko guys, as in, nag-positive siya. Alam mo yung umiyak, naiiyak ko. Alam mo yung naiiyak ako kasi parang sobrang grabe yung saya ko guys. As in, umiyak talaga ako. Wala akong film nun, pero natatak na siya sa memory ko kung gano'ng kasaya si Ryan. As in, grabe yung naiiyak lang. Grabe yung ngiti niya. As in, super ngiti-ngiti siya na hindi siya makapaniwala. Since dalawa yung PT binili ni Ryan, gusto ko pa mag-PT ulit. Gusto ko patunayan sa sarili ko kasi baka it's a prank! Pag-PT ko guys, sobrang taranta ko. Gumaganon yung kamay ko. Imbis na dun ko siya ilagay sa kung saan ilalagay yung ili, dun ko siya nalagay kung saan lalagas yung zone. Alam mo yun? Sabi ko, oh my god, tanga ko, nasayang ko yung PT. So parang tinignan ko, hindi lumabas ang result. So ayaw kong, hindi ako mapakali guys, ayaw ko na isa lang yung proof ko na buntis ako. So ang ginawa ko, nagdahilan ako kay Ryan na gusto kong bumili ng prutas. Pero alam niyo ba guys, ano talaga binili ko? PT. Bumili ako ulit ng 2 PT. Kasi nga, gusto ko ang patunayan sa sarili ko. Alam mo yon, ayaw ko ng 1 PT lang te. Tapos pagbili ko, pagbalik ko dito, dun ko na nakita na yung isang nag-failed pala na PT, nag-successful pala siya, lumabas pala siya. So siguro, humintay lang ng ilang minutes bago lumabas yung pangalawang PT. So 2 PT na positive na. So ako naman, parang wait, gusto ko pa isa. Gusto ko yung feeling. Kaya yung binili kong PT'ng 2, nag-PT ako ulit. Sa time na yon, as in. So 3 PT po, nag-positive. As in, sobrang tuwa na ako. As in, happy-happy na kami. Naray, nagyayakapan na kami dito. Tapos, pagka madaling araw, nag-PT ako ulit. Kasi daw, sabi lang, mas accurate ang madaling araw. So, ang ginawa ko, nag-PT ako ulit ng madaling araw. So, guys, positive siya ulit. Pakita ko sa inyo. So, ito siya. So, 4 na PT guys, positive, at as in, sobrang tuwa ako. Pero, after few hours, napalitan ng stress yung saya ko kasi naalala ko nung nag-announce ako na makakancel yung kasal namin, yung pangalawang attempt namin magpakasal. Nag-announce ako nun, di ba naalala niyo, may sakit ako. Napalitan ng anxiety na baka na-harm yung baby kasi as in sa 1 week na yon, 1 week akong nag-inom ng gamot. Every day, 3 beses akong nag-inom ng gamot. Tapos palagi masakit ang ulo ko at umiinom din ako ng Saridon kasi hindi ako tinatabla ng Biogesic. Ang Saridon sobrang tapang kaya napalitan siya ng anxiety. As in, sobrang tagal akong nakatulog sa gabi kasi takot na takot ako. Tapos naalala ko pa, week before that, nagpahilot pa ako. So, pagpahilot ko, na-search ko, bawal din magpahilot. So, grabe na yung anxiety ko, guys. Tapos, pagpunta ko sa OB, walang nakapambigil sa tiyan ko. Sobrang natataranta na naman ako kasi nagbe-base kasi yung mga OB, guys, sa last day period or sa first day of period, sa last period mo. So, parang so, naalala ko siya first week of February. So, kung February, guys, tapos April, eh, di ba mga ilang weeks na.
So, sabi ni Doc, tara, check natin. So, na-excite pa siya. Tara, check natin kasi February pala last year, no? Ilang weeks na yan. So, ayun, pinakinggan niya, hinanap niya yung heartbeat sa chan ko. Tapos, wala po talaga siyang nahanap na heartbeat. So, ako naiiyak na ako noon. So, nagdagdag yung anxiety ko. That's why hindi ko muna in-announce. Kasi parang, ayokong magbigay ng announcement about the baby. Tapos, baka na-harm ko. Yung ganun, natatakot ako. Baka malaglag, nalaglag ko yung ganun. Kasi, in, takot akong mag-announce. Takot ako kung healthy ba yung baby. So, yun. Sabi niya, magpa-trans-B na lang ako. Tapos, binigyan niya ako ng vitamins, folic acid, tsaka yung pampakapit sa baby. So, ginawa ko yun, guys. Tapos, nang nagpa-trans-B ako, sabi ni Doc, bakit hindi sure daw si Doc kung ilang weeks? Sabi ko, hindi ko po na-mention kay Doc sa OB na laging late yung period ko. Sabi niya, ah, kaya siguro nalilito siya kung ilang weeks talaga kasi wala nga daw makikita ang heartbeat. Kasi pag, kung talagang February last period ko, kung accurate sa last period ko, dapat may heartbeat na. So, sabi ko, opo, delay po yung period ko. Tapos, nung trans-B guys, as in sobrang, hindi naman siya sobrang sakit, pero hindi ka comfortable. As in, sinuksok niya, hinanap niya yung bata. Wala siyang makita. Ang tagal niyang nag-ano. So, naiiyak na naman. Naiiyak na naman ako noon. Tapos, finally, sabi niya, kaya hindi ko siya makita kasi maliit pa siya. Wala pa ako nakikita ang baby. So, sabi ko, so ano yun, Doc? Buntis ba talaga ako? O ano? Sabi niya, buntis ka. Pero hindi siya pang 12 weeks para sa akin. 5 weeks pa lang siya. So, ang sinabi niya sa akin, bumalik ka after 2 weeks. So, yun, umuwi na naman akong emotional. Sinurge ko, hindi pa pala, wala pa pala talaga ang heartbeat pag 5 weeks. Usually 8 weeks, kaya siguro ako pinapabalik ng 8 ng after 2 weeks. Kasi, nung nagpa-trans-B ako, sabi niya, sa estimate ng trans-B, 5 weeks and 6 days. So, wala pa kasing sinabi sa akin yung OB about sa mga bawal, ganun, wala pa siyang sinabi sa akin kasi nga gusto muna niyang i-confirm yung pregnancy ko sa trans-B, diba? Tapos binigil lang ako pang pakapit, pero wala na siyang sinabi kung ano yung mga bawal. So, habang hinihintay ko yung 2 weeks, guys, ako na yung initiative na iwasan yung mga bawal. Sinurge ko kung ano yung mga dapat kong kainin, yung mga healthy. So, habang hinihintay ko yung 2 weeks, inalagaan ko yung sarili ko. May schedule na kami. May appointment na kami. Pupunta na kami ni Ryan doon. And sana okay yung babe. Naiiyak ako. Natatakot ako kasi ang tagal ko siyang hihintay. As in, at the age of 23, almost 24, parang naiinggit na ako sa mga bata. Parang sabi ko, kasi yun yung pinaka-wish ko. Hindi ko naman winish na yumaman ako. As in, maging successful na babae ako. Ang pinaharap ko talaga is successful family na sobrang ang tagal kong hinintay. Nagtataka ako bakit hindi ako nabubuntis. Eh, hindi naman ako nagko-control. Hindi ako nakaranas ng mag-pills. Wala naman ako previous scares. Yung mga ganun. Yung parang nagwa-wonder ako bakit hindi ako nabubuntis. Tapos, may lahi pa kaming walang anak. May lahi pa kaming nagka-anak. Pero isa lang. Yung ganun. Parang before ako nabuntis, parang iniisip ko na hindi ako magkakaanak. Meron na akong ganun, yung parang baka magkaanak mo na ako, baka matagal pa, yung ganun. So parang nung dumating siya, sobrang saya ko as in. Dati nga, kinakausap ko na si Ryan na parang hindi kita mabigyan ako. Gumaganong din ako minsan sa kanya. Sabi niya, okay lang, ganyan din lang. So okay, alam ko namang hindi okay. So finally, mention. So, I'm hoping na sana nagdadasan ako ngayon na magiging healthy ang lahat. Alam mo yung April 26, walang nalaman na buntis ako. Pero ang gayon, naiiyak pa rin ako. Thank you, Lord. See you later, guys. Pa-check up muna kami. Sana makita na yung heartbeat ni baby. Ang drama ko. Ang pangit ko.